Kumusta mga kapadyak? May bago na naman tayong video. At ito naman ay makakatulong sa inyo pag nagpa-plano kayo mag-long ride. Kung nagpa-plano kayo na mas habaan pa yung ride at kakailanganin ng ilang araw, most of the tips here are for multi-day rides. Yung iba naman tips dito, mag-a-apply din naman sa whole day rides lang, pero depende na yun sa papakita ko. Okay, bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. My name is Jer Victor. I make videos about cycling events, tips, reviews, bike checks, and even document my rides. Kaya kung mahilig kayo mag-bike or nagsisimula pa lang kayo mag-bisikleta, para sa inyo itong channel na to. Welcome po. Please subscribe for more bike-related topics and hit the bell button to be notified. Okay, so hindi ko napapatagalin. Today, we're gonna talk about the top 10 useful long ride tips and hacks for multi-day rides. Here it is. Dahil sa dami ng magagandang lugar sa atin, naiinganyo tayo na mag-travel sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Bilang siklista, kinoconsider din natin na dumayo sa mga lugar na ito sa pagpadyak lang. Pero kailangan natin ng time to prepare, safety measures, at diskarte habang nasa biyahe. Here are some things to do and stuff to know before and during multi-day rides. Some are simple, while others are quite weird, pero I guarantee na makakatulong ito sa inyo. Wala pa dito yung guide sa full maintenance at repairs. Pag-uusapan natin yan sa separate na video. Sa ngayon, tips and konting hacks pa lang. Let's get to it. Number 1 is check the drivetrain. Make sure that your drivetrain is properly tuned. Chain should not be due for replacement yet due to wear, and in good condition pa ang bottom bracket. It's one thing na handa ka sa mga issues na maaari ma-encounter sa daan kagaya ng flat na gulong. And it's another to have your drivetrain in good shape. Kaya days before the ride, consult your trusted mechanic. Pangalawa, check the saddle height. Kung more than 100 km ang ride, malakas makaspoil ang maling sukat ng seat post at height. Pwede itong makastress sa binte or hindi magandang experience kung masyadong mataas. Leg should be extended pag pumipedal, but not too much. Ride with the heel on the pedal kung hindi naman naka-cleats. Pag may mali, adjust nyo na lang according sa preferred height. Third tip is to fuel up. Make sure you have something to eat. Mahirap na pag inabot ng gutom sa kalagitnaan ng ride. Energy bars, chocolate, or trail food okay na. Just enough para makaabot kayo sa malapit na karinderya or convenience store. Ideally, okay kung nuts or saging. Kung days before the ride, huwag i-deprive ang sarili sa pagkain. Personally, nag-work sa akin ng pagkakarbulo days before. Sobrang importante din ang proper sleep. Iwasang mapuyat before ng ride dahil malaking bagay ito. Naranasan ko na mapuyat dati habang naglo-long ride at hindi maganda ang pakiramdam. Para kang babagsak pag-uwi. Kaya make sure na kumpleto ang tulog. Kung kaya namang i-cover ng isang araw ang ride kagaya ng Caibiyang Loop or Laguna Loop, okay na yung suot na damit. Optional na lang ang extra shirt. Kung multi-day rides naman, ideally kung may isa ka pang pang-ride kagaya ng extra shorts at jersey. Idagdag mo na rin ng isa pang set pang tulog. Kung pa-north ka naman at posibleng malamig kagaya ng Sagada Loop, magdala ka na din ng isang jacket. Pag underwear naman ay depende kung naka-padded shorts ka, pero ako nagdadala na lang ako ng dalawa o tatlo para safe. Hindi lahat ng matutuluyan may access sa maganda o kompletong liguan. Kaya nagdadala na din ako ng sabon panligo at detergent pang laba. Ang isang bar ng sabon malakas din makakuha ng space, kaya ang ginagawa ko, naglalagay sa maliit na container ng liquid soap. Ito yung mga libre sa hotel, yung mga ganyan, inuuwi ko yan. Yung maliit na to, tumatagal na ng mga dalawa o tatlong liguan sa akin. Di naman ako nag-shampoo kasi alam naman natin kung gaano ka-importante ang ilaw sa daan. Pero natutunan ko lang ito kamakailan lang. Especially sa mga long rides, it is ideal to use two headlights. Isang blinker at isang beam light. Yung blinker para makita ka ng mga motorista sa malayo. At ang beam light naman para makita mo ang dinadaanan. So the beam light is there for you to see, and the blinker is on for you to be seen. Nakikita niyo ba tong kulay dilaw na parang poste sa right side ng kalsada? Nasa kaliwa naman ito kung nasa alternate ka na lane. Para saan ba ang mga ito? Ang tawag dito ay kilometer markers na nakikita sa national roads natin or ang Pan-Philippine Highway. Kung sakaling mahina ang reception ng GPS nyo at gusto nyo malaman ang susunod na bayan at kung gano'n pa ito kalayo, malaking tulong ang mga ito. Yung number sa taas, yun yung layo from its starting point, which is kilometer 0 sa Luneta Park. Yung letter or letters ay mga initial or initials ng bayan. Yung number sa baba nito ay ang distance sa next town or city. Remember na hindi ito ini-indicate ang layo sa mismong welcome arc or highway boundary, kundi sa mismong bayan. Kagaya nito, we are 206 kilometers away from Manila at 2 kilometers na lang nasa bayan na tayo ng San Jacinto, Pangasinan. Ito naman 363 kilometers away from Manila. 0 ang nakasulat kasi nasa loob na tayo ng bayan ng San Esteban, Ilocos Sur. Pag ang marker ay nasa right side of the road,
you are driving away from Manila. Pag nasa left naman ng marker, you are zeroing into the capital. Hindi natin maiwasan na mainitan sa daan, lalo na kung summer. Ang susunod na tip ay para sa situation na to. Kung paubos ng tubig nyo, pumunta lang sa malapit na convenience store. Yung iba, free ang ice. Punuin nyo lang ng mga hanggang kalahati ang water bottle nyo. Panalo to pag sobrang init at nagde-demand ng lamig ang katawan. Just make sure na bibili kayo sa convenience store. Nakakaya naman eh. Kung naranasan nyo ng mag-rent ng room sa gabi at nangailangan mag-charge ng mga electronic devices, ang hassle pag madami kayo tapos bitin ang saksakan. Ang solution dito, ito. Power socket na may multiple USB ports. Sa isang outlet, makakasaksaka ng 2 to 3 devices. Pang cellphones, power banks, at kung may action camera ka, full charge uli ang batteries mo. May extra saksakan pa para sa mga karide mo. Available ito sa mga hardware stores at online shops. Nasa 200 to 300 pesos ang isa. Naglalaba ba kayo para may masuot kinabukasan? Naranasan nyo na ba na hindi natuyo yung nilabhan? Pwede nyo namang gawing sampayan yung handlebar nyo. Make sure lang na hindi nakakasagabal sa mga cables at hose. Ideally, okay to sa mga maliliit na items kagaya ng medyas at scarf. Nag-overdo lang ako nung nakaraan at sinampay ko na din ang jersey. Mga 20 kilometers ride, tuyo na to. Make sure lang na huwag nyong gagawin sa mga lugar na maraming sasakyan kagaya ng mga bayan at syudad. Kasi tatanggapin nito ang dumi at alikabok. Para sa akin, applicable lang to para sa mga open areas na may mga sariwang hangin. So there you have it. 10 tips and hacks based sa mga na-experience ko. Matagal ko nang gustong ibahagi ito sa inyo at finally nagawa ko na din. Kung may mga suggestions kayo na mga tips for long rides, comment na lang kayo. Pwede natin gawa ng video yan. Sana makatulong tong video na ito and I hope na kung nagpaplano kayo, maging safe ang ride nyo. Ihihiwalay ko ang video about tools and essentials for long rides, kaya abang na lang din kayo. Kung bago kayo sa channel, please subscribe for more cycling related videos. Please leave a like na rin. I'll make more videos like this, so click the bell button to be notified. That's it for today. Ride safe.